So welcome back to my YouTube channel, mga Arbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung paano natin mapapaamo ang nangangagat na rabbit. So kung bago ka lamang sa YouTube channel at gusto matuto sa pag-alaga rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Metalworks Project MWP, kay Lovely Esteban, Lagwe Family, Julius Melchor from Japan, and also kay Cyril James Clemenya. So ayun mga Arbitero, i-discuss na natin kung paano natin mapapaamo ang rabbit na nangangagat. So ayan mga Arbitero, nandito tayo sa ating rabbitan. Ito yung mga F1 nating Californian, and nandoon yung ating mga pure Californian. So medyo malayo kasi mas malamig po yung pwesto dito. So ngayon ipag-discuss natin, ano nga ba yung dapat natin gawin kung nangangagat or wild yung ating mga alagang rabbit? Kasi may mga nag-request ng video, ano po ba yung gagawin natin pag nangangagat yung rabbit natin? Gusto tayong sakmalin and para maiwasan natin syempre yung injury and also yung injury sa tao and sa rabbit. So kasi meron yung pag nabigla, pinupukpok nila yung rabbit and it is not recommended. Mas lalo pong magiging wild yung rabbit natin pag ginawa natin yun. So may mga pamamaraan tayo at merong dahilan kung bakit nagiging aggressive yung ating mga alaga rabbit. Number one, pwede pong may trauma yung ating mga alaga rabbit. Example, kinagat siya ng aso, hinabol siya ng aso, hinabol ng pusa, or nabagsak natin habang binubuhat natin yon or nasaktan natin. So pwede yon maging cause ng aggression sa ating mga alaga rabbit. So pwede maging cause ng aggression yon kung yung rabbit natin ay nagkaroon ng trauma or iniwan natin, nakagat tayo, and ayun. So yun, number one, trauma. Trauma, na aksidente, hinabol na aso, or yun, yung mga pwedeng possible cause. Pangalawa ay buntis yung ating mga alaga rabbit. So natural instinct po yan ng mga animals na pag sila ay buntis, magiging silang overprotective kasi nga magkakaroon sila ng kids or ng mga baby rabbit. So ayun, pag buntis yung ating alaga rabbit, nagiging normal lang na nagiging aggressive yung ating mga alaga rabbit kapag ginawa natin yon. So ayun, yung pangalawa na cause ng aggression ng rabbit. Pangatlo, pwedeng frustrated sa pangkinakasta. So ayun mga Arbitero, pag hindi naging successful yung pagkakasta natin sa ating mga alaga rabbit, correct me if I'm wrong, kasi comment nyo sa baba kung na-experience nyo na rin. Pagkatapos nun, nangangagat ni rabbit kapag dinadala natin sa back. So, ayun, papag-frustrated sila sa pagkakasta or ng breeding, ay nangangagat po yung ating alagang rabbit, which is normal para sa akin kasi na-experience ko na yun. Pero after ng 2 to 3 days, babait na ulit yung rabbit natin and pwede na natin ulit ipakasta. So kasi yun, nagiging aggressive yung ating alaga rabbit. Pang-apat, pag pinagsama natin yung dalawang babae o dalawang lalaki sa isang kulungan, mag-aaway po yan. And kapag hawakin na natin, ay kinakagat na tayo, nagiging silang aggressive. So ayun, sa mga sinabi kong yun mga arbitero, yung una, trauma. Pangalawa, yung buntis yung rabbit natin. Pangatlo, kapag yung rabbit natin ay frustrated sa pagkasta ng rabbit. And pangapat, pag pinagsama po yung same na rabbit sa isang kulungan, yung mga matatanda na kasi highly territorial sila, ay nagiging silang aggressive. So ano nga ba dapat gagawin natin ito? Meron tayong medyo aggressive na rabbit. And siguro ito yung frustrated sa pagkakasta kaya siya naging aggressive. So hindi po siya nabuntis noon. And hanggang ngayon, ay nagiging aggressive pa rin siya. So paano natin ito mahahawakan at ano yung dapat natin gawin? So napakasimple lang na ating gagawin kasi ito simula ng kits. Nahawakan ko na lahat ng aking rabbit. Isa sa mga first na ginagawa ko pag pinapakain ko ay hinihimas ko yung kanilang likod. So katulad nito, kumakain. And ayan, habang kumakain yung ating alaga rabbit ay hinihimas po natin sila para hindi po sila maging wild. So ayan, hinihimas lang po natin. So ayan, medyo ito mga mga aggressive na rabbit to, mga to. Nakagat na ako ilang beses. Pero ayan, kapag kumakain sila ay pwede natin silang himasin. Sa ganung pamamaraan ay medyo sila ay maging parang komportable na hinahawakan. So next is pwede tayong gumamit ng damit or ng used cloth na pwede nating ilagay sa kanilang mata
or sa kanilang katawan ay mukha para hindi sila magulat na hinahawakan sila. So napakadali lang ng process, parang ganoon lang rin. Ayan yung rabbit natin, ito yung cloth, used cloth, lalagay lang po natin sa mukha nila and pwede na natin silang himasin. Sa ganitong pamamaraan ay maiwasan natin makagat ng rabbit, lalo na yung pinakaunang araw or pinakaunang days na aggressive yung ating mga alaga rabbit, pwede natin gawin yon, nalagyan ng cloth yung kanyang ano para hindi po siya magulat na hinahawakan, ganun. So pwede ka tayong gumamit ng garden gloves, yung rubberized, kasi extra protection kasing kagat ng rabbit, kahit sabihin natin wala man rabies yan or kung meron man na pwedeng sakit na makuha, ay mas maganda or importante na prepare tayo and prevention. So kasi sabi nga nila, prevention is better than cure. So kung na-infection yan dahil nakagat ng rabbit, is mas malaki pang gastos yan. So kaya kailangan natin, prevention is better than cure. So yan mga ribetero, wag na wag po natin na gagawin na yung rabbit natin ay makagat tayo. Hanggat maaari nga mga ribetero, kung kaya natin iwasan na makagat tayo ng rabbit, ay gagawin natin. Kaso lang, sa pag-aalaga ng rabbit, ewan ko mga rabbitero, parang binibinyagan ka ng rabbitero na tunay ka ng rabbitero. Kapag nakagat ka ng rabbit, napakasakit. Kasi napakatalim ng ngipin nila, parang gunting kung makagat ka niyan. Dahil napaka-flat ng ngipin nila and napakalakas ng biting force nila. Kung makikita nyo, minamunch lang nila yung mga damo. Yung mga matitigas ng damo na hati nila. Paano pa kaya yung napaka-fragile na balat natin? So yun, kung makikita nyo, kahit medyo aggressive siya, nakikita nyo naman kung ano yung stance niya. Pag yung tenga niya ay binababa niya, isang sign na magagat or aggression yun. So ayun yung isa sa mga sign ko nakikita na galit yung ating laga rabbit. Or ini-stamp nila yung foot nila or yung kanilang hack ay pinapalo nila sa lupa or dyan sa kanilang screen. Isa sa sign yun na sabi niya ay teritoryo ko to, huwag kang lalapit, ganon. So parang tinatakot kanya. Ganun yung mga signs ng mga rabbit, kasi dapat alam natin yung mga language, kung kailan ba sila mangangagat, irritable ba sila. Pero kahit ganon, iba-iba yung ugali ng mga rabbit and yun lang yung mga signs na pwede natin common na makita. And kapag nakagat tayo, hugasin po natin kaagad yung ating sugat hanggat maaari, disinfect natin kung merong tayong aquaxinada or alcohol. And mas mabuti, hugasan natin with running water and soap at least mga ilang minuto, 3 to 5 minutes, para lang sigurado talaga na malinis natin yung sugat and mag-iwasan na yung infection. So yan mga ribetero, yung dapat natin gawin habang tayo ay nag-aalaga ng rabbit. So kung meron pa yung katanungan, suggestion, or medyo nagugulan ba sa aking explanation, please comment down below mga ribetero at sasagutin natin. And also please, please, please don't forget to like this video, like our FB page, and also subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. So ayan, pinopromote na nga ng government natin ang pagkain ng karne ng rabbit para ma-boost yung ating production and maiwasan natin ang kakulungan sa supply ng mga karne. So salamat sa pagkinig and happy rabbit farming sa bawat isa sa atin mga rabbitero. So happy rabbit farming!